Mga mensaheng "You've been hacked" at "Have a nice day" na may kasamang troll face meme ang lumabas sa website ng House of the Representatives nitong linggo. Habang mababasa naman sa ibaba ng nasabing meme ang mensaheng "Happy April Fools" kahit October pa lang. Fix your website. Makalipas ang ilang minuto, hindi na ma-access ang website ng kamera. Pagkukumpirma ng Department of Information and Communications Technology na hack ang nasabing website na pinuntirya ng isang grupo na nagpakilalang Three Musketeers. Sabi ni DICT spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso, posibleng taga-Pilipinas ang nasa likod ng hacking incident kung ibabatay sa mga mensahe. Just from the wordings alone dun sa defacement ng website ng House of Representatives, it was in Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. Iniimbestigahan pa kung meron bang mga nakompromisong datos mula sa website ng kamera. Sa ngayon, defacement ng website gaya ng pagbago ng schedule ng committee meetings at hearings ang nakikita ng DICT. Tinitingnan pa ani Paraiso ang motibo sa likod ng panghahack, pero aniya, maaaring nakikisabay lang ang mga hackers sa mga nangyayari. Nakikita lang namin parang ibabagwag yung effect lang talaga, na yung iba talaga is talagang nananamat talaga sa pagkakataon dahil sunod-sunod nga yung mga nangyayari. At sa gitna ng sunod-sunod na panghack sa mga website at system ng ilang government agencies, aminado ang DICT na kinakailangan pa ng gobyerno ng maraming cybersecurity professionals. Sabi ni Undersecretary Jeffrey Allende, may brain drain sa nasabing field of expertise. Aniya, mas pinipili ng ilang cybersecurity professionals na mangibang bansa kaysa magtrabaho sa gobyerno dahil sa malaking pasweldo abroad. At para matugunan ito, isa ang Hack for Gov competition para sa mga estudyante ang isinasagawa ng DICT. We have a few talents. We also have volunteers from the private sector. Pero yun nga, kaya nga may Hack for Gov, we wanted to develop that. Again, focus on the ethical part. Sa nasabing event, umapila si D sa mga estudyante na sa panahon na sila ay gagraduate ay magsilbi muna sa gobyerno. Ilang taon lang. At saka, it's always good to serve government, no? Even for a limited period of time. May ibang sense of fulfillment na nakikita mo na may direct impact ka sa nation din. Mga ethical hacker ang kinakailangan ngayon ng gobyerno ayon sa DICT. Ito ay mga individual na pinapayagang i-hack ang isang sistema upang tingnan kung gaano ka-vulnerable ito mula sa cyber attacks at matukoy ang mga hakbang upang maging cyber secure ito.